pinag-usapan ng mag-among Cobrador at Pogi na naniwala naman si Miguel sa drama niya, sa taas ng tingin daw ni Miguel sa kanya at pagturing na din bilang ama. Anak din naman ang turing niya dito kaya ayaw ni Cobrador na madamay ito sa gulo niya, ito na lang daw ang itinuturing niyang pamilya. Masaya naman si Tres na nag-goodnight sa ate pero pinabalik siya ni Joni para sa goodnight kiss ng kapatid. Bati na daw kaya sila ni Aling Tessa sa ginawa nito, kung mahuhuli na daw kaya si Cobrador, paano na si Miguel, mga tanong ni Tres kay Joni, pero walang maisagot si Joni sa kapatid. Naalala naman ni Miguel ang pagtulong sa kanya ni Cobrador nang mawala sa kanya ang pamilya, ito ang nagpersige sa kanya na ipagpatuloy ang pagbibilyar. Pinagdaanan din naman daw iyon ni Cobrador, akala daw nito na wala na siyang pamilya hanggang sa makita niya si Miguel at kupkupan ito, inalagaan at tinrain, hindi lang daw siya nakakita ng isang champion, nakahanap pa siya ng pamilya. Ramdam din ni Cobrador ang sakit ni Miguel, nangako ito na hindi niya ito iiwanan, ganun din daw sana ito sa kanya dahil ganun ang pamilya, nagdadamayan at nagpoprotektahan kahit anong mangyari. Hindi naman daw nila kontrolado ang mga pangyayari at alam din ni Cobrador kung gaano kamahal ni Miguel ang pamilya. Hindi inaasahan ni Joni na makikita si Miguel pagbalik niya sa Marlez. Mag-usap daw sila ng tungkol sa kanila, at kung paano iniipit ng pamilya ni Joni si Cobrador, natawa na lang si Joni, ano daw ba kasi ang sinabi ni Cobrador kay Miguel nang dayain nito ang ama, at nang gabing maseksak si Mang Joma, nagkataon lang daw ba ang lahat na nandoon si Cobrador. Pinangatwira ni Miguel na hindi perpekto si Cobrador pero hindi daw nito magagawa ang manday o lalo na ang pumatay ng tao, napataas ang boses ni Joni, may nakakita daw kay Cobrador. Nakiusap si Miguel na mag-usap sila ng mahinahon, pero paano daw sila makakapag-usap kung nagpaparatang si Miguel ng hindi tama sa pamilya ni Joni, nagpunta daw ba siya doon dahil kay Cobrador? Gusto lang daw ni Miguel na maayos iyon na maski ito ay hindi makapaniwala sa mga nalaman sa kinikilalang ama, gusto daw niyang marinig ang parehong panig. Tatay din naman daw ni Joni ang pinatay, may Stevie na nakakita kay Cobrador na makakapagturo dito, pero wala naman daw magagawa si Joni kung gustong protektahan ni Miguel ang sinasabing ama, wala daw kakapuntahan ang usapan nila. Hindi sumuko si Miguel, ganun na lang daw ba sila pagkatapos nilang mapatunayan na good team silang dalawa at in-expect na lalagpas pa doon, iyon din daw ang akala ni Joni pero hindi daw sila pareho ng pinapaniwalaan at ayaw ding paniwalaan ni Miguel. Tama naman daw si Joni sang ayaw ni Miguel lalo na't ayaw nitong magtiwala sa kanya bilang partner niya, nakita sila ni Toy Pete sa ganang sitwasyon pero hindi ito lumapit sa kanila. Naglalaro pa din sila Pogi at Cobrador nang magkasunod-sunod ang notification na natanggap ni Pogi, trending daw sila nang magpanik ito nang puro hashtag cancel Cobra Sports at hashtag Cobrador ang makita. Sa inis ni Cobrador, inihagis niya ang cellphone ni Pogi at pamuesto sa pagtira, nagreklamo si Pogi dahil turn pa daw niya, pero kay Cobrador daw ang mesang iyon kaya titira ito kung gusto niya. Walang magawa si Pogi nang tumira si Cobrador, napabulala si Pogi nang madaya nang matigilan ito, pwede daw at malinis ang pagtirang iyon. Naglilinis ng mesa si Joni nang dumating si Toy Pits. Nabalitaan daw niya na doon ito natulog kila Aling Tessa, bati na daw ba sila nito at may nakita daw siyang 9-ball cup tournament, magpapaliste daw ba sila, magandang practice daw iyon sa partnership nila ni Miguel. Pero walang ganang sumagot si Joni. Break daw muna sila nang makapagpahinga sa kakatapos na laban, gusto daw muna ni Joni na tumutok sa kaso ng ama at baka daw hindi na din naman matuloy ang laban nila ni Miguel. Doon na nagtanong si Toy Pits kung nag-away sila ni Miguel dahil nakita niya ang mga ito na nagkakainitan sa pag-uusap, ipinaliwanag ni Joni na ipinagtatanggol daw kasi ni Miguel sa kanya si Cobrador, nang dahil doon na balewala ang nangyari sa kanilang dalawa. Nagulat si Toy Pits, ano daw nangyari sa kanila ni Miguel, nagkwento si Joni na hinawakan ni Miguel ang kamay niya at nagkiss sila, nasaktan si Toy Pits sa narinig, nagtanong kung sila na daw ba ni Miguel. Hindi ang sagot ni Joni at malabo daw dahil sa mga nangyari, lalo na at alaga ito ni Cobrador, sinisi ni Joni ang sarili dahil nahulog siya kay Miguel. Hindi na daw niya maibabalik dahil nangyari na, niyakap ni Toy Pits si Joni, alam niyang nasasaktan ito pero nasasaktan din si Toy Pits. Isinasama naman ni Hepe si Aling Roma sa gagawin nilang operasyon. Lumabas na daw ang search warrant na inuungot niya para kay Cobrador kaya kailangan niyang sumama. Inilabas naman ni Pogi ang abrelata na ginamit ni Cobra for panoksak kay Mang Joma.
Ang galit ni Cobrador, sinabihan na daw niya si Pogi na itapon iyon pero itinago pa din ito, may naiisip naman si Pogi na paggamitan ng murder weapon, pakinggan lang muna daw siya ng amo para malinis ang pangalan nito, nang dumating si Miguel nagtaka sa inabutang eksena nila Cobrador at Pogi. Nagkunwari si Cobrador na pinapagpag ang damit ng alalay. Inalok ni Pogi ng beer si Miguel pero tumanggi ito, may kailangan daw silang pag-usapan ni Cobrador. Sinabi nito na nag-usap sila ni Johnny at sinabi nito sa kanya na may witness na makakapagpatunay na si Cobrador ang sumaksak kay Mang Joma, dinaan ni Cobrador sa reverse psychology si Miguel, iyon na daw ba ang kinakatakot niya sa pagpayag na maging partners ang dalawa, ipinaliwanag ni Miguel na gusto niyang malaman ang totoo, kung iyon daw ang gusto ni Miguel, magsasabi daw si Cobrador ng totoo sa kanya.